Tinitingnan ang pamahalaan kung kaya ang partial operability ng Metro Manila Subway mula Valenzuela hanggang Ortigas pagdating ng 2028. Sa ngayon, patuloy pa ang paghukay para sa unang segment ng Subway. May unang balita, si Joseph Morong. Isa sa nakikitang solusyon sa matinding traffic sa Kamaynilaan, ang Metro Manila Subway Project para masigurong dire-diretso ang proyekto. Binisita ito ni na Transportation Secretary Jaime Bautista at Finance Secretary Ralph Recto. Bahagi ito ng unang segment ng subway, inaasahang Mayo ngayong taon ay tatagos ng binubutas hanggang Quirino Highway. Hulyo ng isang taon, nasa 200 meters o 0.2 kilometers pa lamang ang nahuhukay. Nasa lampas kalahating kilometro na ang nabubutas dito sa Metro Manila Subway at ayon sa Department of Transportation, taong 2029 ito magiging operational. Pero titingnan daw ng ehensya kung kaya yung partial operability sa taong 2028 mula Valenzuela hanggang Ortigas. We'll need to look at the ridership. Kahit malalim na ay may ventilasyon naman sa loob. Sir, medyo malamig dito, sa ibig sabihin, pagka operational to, ganito yung magiging sistema ng aircon. Yes, sir. Pare-aircon. Ito po yung galing sa labas na fresh air, meron tayong ventilation system, napasok dito sa loob. Kapag natapos na ang proyekto sa taong 2029, inaasahang lampas kalahating milyong katao ang gagamit ito araw-araw mula sa Valenzuela hanggang sa pinakadulong istasyon nito sa Bicutan. Bagaman utang sa JICA ang 440 billion pesos na proyekto, 30 billion pesos ang kailangan ng gobyerno pambili ng mga right-of-way para sa dadaanan nitong lugar. Siniguro ng Finance Department na magtutuloy-tuloy ang programa. I'm confident that there are resources available to finance the right-of-way for this project. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.